May nag-comment kanina dito na gusto kong sagutin. Na napaka-importanting comment niya. Sa tingin mo ba, Banat ba'y nagkamali si Yorme at siya ay tinanggap niya yung itbulaga? Ako? Kung akong tatanungin niyo? Depende kung sino pinanunood mo. Hindi, totoo. Seryoso to. Bakit? Kung nanunood ka sa mga, sorry ha, sorry, tamaan, huwag magalit, pasensya na, kailangan ko i-bring up. Kung naniniwala ka sa vlogger na for the views, kaya ibinabalita lang lagi ang TBJ. Kasi maraming viewer ang TBJ. Tama naman eh. To the point na nasabihan ka ng fake news. Dahil ang nireport nyo, nawawala na ng income ang GMA. Wag, kung yun ang pinanunood mo, maaaring masabi mong nagkamali si Yorme. Pero hindi ho yun ang katotohanan. Hindi ho yun ang buong katotohanan. Sa ratings, uulit-ulitin po natin, lamang talaga ang TVJ sa Metro Manila at dito sa yung tinatawag nilang Greater Manila or yun, lamang talaga doon. Pero pagdating sa Visayas at Mindanao, minsan o madalas, nakikita ko yan eh, yung mga ratings, nakikita ko. Madalas, mas lamang ang Itbulaga. Ano rason? Marami. Isa na dyan, signal. Talaga naman pagdating sa mga probinsya, iba pa rin ang signal ng GMA compare sa TV5. Sinasabi ko bang hindi magaling ang TBJ? No, hindi yan ang ibig ko sabihin. Sinasabi ko bang hindi magaling ang Itbulaga? Hindi rin yan ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko lang sabihin, in terms of ratings and reach, malakas ang reach ng Itbulaga GMA sa Visayas at Mindanao. Kaya nga sabi ko sa iyo, kung depende yung sagot kung sinong pinanunood mong vlogger. So what do I mean by this? Ibig sabihin, malakas ang reach ng Itbulaga na kinabibilangan ni Yorme sa Visayas at Mindanao. Don't ever forget, si Yorme kilala sa Metro Manila. Si Yorme, alam dito yan. Bakit? Naging magaling na mayor, kaya nga nagte-trending siya lagi noon eh, naalala nyo? Malakas si Yorme, Metro Manila, NCR. Visayas at Mindanao, hindi masyado. But because of Itbulaga, Visayas and Mindanao, tumataas ang rating at naaandun siya. Ang sagot sa tanong mo, I don't think mali ang pagpasok niya sa Itbulaga, Kapuso. Do you understand what I mean? Uulitin ko ha, para ho sa medyo mahina makaintindi at babash na naman ako. At mga fanatics dyan. Okay? Uulitin ko. Wala akong sinasabi na mas maganda ang Itbulaga Kapuso kesa sa TBJ ng TV5. Hindi yan ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, in terms of TV ratings. Iba ang social media, iba ang TV ratings. TV ratings, lumalamang ang Itbulaga Kapuso sa Visayas at Mindanao. Bakit? Free TV kasi ang tawag dyan. Ibig sabihin, mas malakas ang reception sa Visayas at Mindanao ng GMA Itbulaga kesa sa TV5 na TVJ. Sino ngayon na mas magaling? Hindi yan ang sinasabi ko. Ang point ko dito ay mas nare-reach ni Yorme ang Visayas at Mindanao. That is my point. My point, mas nare-reach ni Yorme ang Visayas at Mindanao ngayon kesa dati. You understand now? Uulitin ko ha, kasi sigurado ako, merong mga panatiko na naman dyan, nababanatan ako. Kasabi na, ay, Kapuso ka pala. Hindi ka pala TBJ, legit. Alam mo naman mga iba dyan, di ba? Pag mga panatiko, ay, hindi ka pala legit, the barkad. Ano ka pala, Kapuso?
Wala akong pakialam dyan sa legit na barkads. Wala rin akong pakialam sa Kapuso. Dahil pareho kong hindi pinanunood yan. Linawin ko lang, ha? Pareho kong hindi pinanunood yan dahil tulog ako at wala akong TV na pinapanood yung free channel. Wala ako nun. Netflix lang pinanunood ko. Okay? Ang concern ko, pagdating sa signal ng free TV, nare-reach na ni Yorme ang Visayas at Mindanao. Kaya, perfect sa kanya yung Itbulaga na yan. Gets nyo? Sana naman walang mag-misquote na naman ito. Paulit-ulit na naman. Minsan talagang hirap magpaliwanag eh. Yun na nga po ang sinabi ko. Ulitin pa. Sinabi ko na nga eh. Kaya nga malakas ang Itbulaga GMA kasi mas malakas ang signal nila. Wala nga ako sinasabing mas magaling sila eh. Ano ba? Ulit-ulit. 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 From the top. Linawin natin, ha? Ang usapan dito, hindi kung sino mas magaling channel, kung sino mas magaling programa, hindi yun ang punto ko dito. Ang punto ko dito, mas naaabot ni Yorme ngayon ng Visayas at Mindanao. Apos. Ayoko na! Bahala na kayong umintindi kung hindi nyo pa rin maintindihan. Kaya alam nyo, maniwala kayo sa hindi, darating talaga ang panahon na there's a perfect time for everything. Don't ever forget that. Let me end with this. Cashless zone sa mga pasilidad ng Bureau of Corrections para masupuraw ang mga illegal na transaksyon sa mga piitan. Sa patuloy na mga investigasyon sa pagpuga ng inmate na si Michael Cataroja, ipinakita niya kung paano tumakas mula sa bilibid. Nakatutok si John Consulta. Ito. Tingnan ninyo, ipapakita niya kung paano siya nakatakas. Tandaan niyo po, ang una niyang sinabi, sumabay siya. Ha? Sumabay siya sa mga bisita at ginaya niya yung stamp ng mga bisita. Kaya siya nakalusot. Nabanggit na natin na maling-mali yung palusot na yon kasi una, hindi po siya kamukha ng marami. Hindi po makakalusot. At saka, imposibleng hindi alam ng security yon. Ilan ang dadaanan niyang security? Pero bigla-bigla na lang, eto kwento, bigla-bigla na lang nagbago siya ng statement. Eto, sumabay sa truck. Tita Edvy, maraming salamat po. Ah. Maraming salamat sa patuloy na suporta at sa kusang loob na binibigay niyo. Buenas noches, Banateros. At syempre, maraming salamat sa patuloy na tiwala sa mga Banateros. Oh. Mabuhay ang mga Banateros, Banateras. Oh. Kung gusto niyo ng totoong balita, dito kayo sa Banateros. Ah. Shout out sa iyo, Tita Edvy. Thank you po. Ngayon, biglang nagbago ng statement. Tandaan nyo, sinabi ha, ito yung katatapos lang na interview ni Katapang na sabi niya ay merong gustong sumira sa kanya. Kaya daw pinatakas itong si Cataroja. Hindi ko alam, magkamag-anak ba si Katapang tsaka si Cataroja? Yun ang statement. So parang ang datingan, sinasadya na pinatakas siya para sirain si Katapang. Pero dito, sa statement na sumakay siya sa truck, parang nagbabago na naman ang kanilang script.
O, di ba? Siguro, para sabihin na walang kasalanan yung security, walang may kasalanan, talagang nakasabay lang sa truck. Hindi naman kasalanan na ng security yon. In short, hindi responsibilidad ng security, hindi rin responsibilidad ni Katapang. Tandaan nyo po, ito po yung finifeed ni Angelina. Kahit sa Senate or sa Congress pa lang na hearing, na inquiry. Yan na yung finifeed niya na sumakay sa truck, sumabay sa truck. Kita nyo, paiba-iba na yung statement. Ang taong nagsasabi ng totoo kahit anong mangyari, ito statement. Diretso. Kahit si Katapang pabago-bago, siniraan siya, sinisiraan lang siya. Pero ngayon, ito na, sa truck na. O, bago, click. Bago ng script. Ang gulo na nga eh. Ano ba talaga? Nag-stamp? Sinisiraan ka Katapang? Sumabay sa truck? Ano na? O. Kaya lahat may butas eh. Bakit? Iskripan ang dating eh. Gumapa ang papunta sa ilalim ng dump truck at doon kumapit ang person deprived of liberty na si Michael. Tingnan nyo ha. Ipinakita pa. Gumapang dyan. Okay, hindi po ako engineer. Hindi ko alam. Hindi po ako mekaniko. Hindi ko alam kung anong tawag. Okay? Pero tingnan mo. Pinademonstrate ng nakahinto. Mission impossible ang dating, eh, no? Paandarin mo yan. Sige. Again, hindi ako engineer, hindi ako mekaniko, hindi ko alam ang gawa ng truck. Pero iinit yan. Lintik na yan, iinit yan. Baka nga umiikot ata yan eh. Again, I'm not sure, okay? Pero ito hamon ko kay Kalakatapang. Kung yan ang paninindigan yung palusot at dinemonstrate nyo pa, i-demonstrate nyo umaandar. Kailan ko, tingnan natin kung gaano siya tatagal dyan. Iba na po ang init dyan pag umandar yan. Ang laki ng makina niyan, truck po yan. Ayun. Shout out, Rose Victoria Schwendiman. Maraming salamat po. Rose Victoria Schwendiman. Thank you po sa kusang loob at patuloy na tiwala at suporta sa channel ni Coach Oli. Maraming salamat po. I appreciate it sa lahat po ng mga sumusuporta. Again, maraming salamat, Rose Victoria Schwendiman. Try nyo paanda rin yan. Diba? Parang ang datingan, parang ano eh, lalong nagiging katawa-tawa, lalong nagiging mission impossible. Kasi parang ang datingan, parang feed, lalong finid. Kasi hindi naman sila lagi nagbibigay ng halimbawa eh. Ngayon, nagbigay pa sila ng halimbawa. At matagal nang sinasabi yan ni Angelina. Bago pa septic tank, sinasabi niya na yan. Yung bang parang hindi sila alam kung anong ano ba talaga yung kanilang ipe-press release. Sinusubukan muna lahat ng angulo. Ay ano sa tingin ninyo? Palagay ko hindi tatagal ng ano yan. Nang isang oras yan nakakapit dyan. Paandarin mo yan, patulinin mo yan. Sige nga. Baka sunog ang itlog niyan. Ewan ko ba? Kung ano-anong naiisip niyo? Kataroha, para daw makatakas mula sa maximum security compound ng Bilibid, ang truck ang gamit sa paghakot ng basura sa Bureau of Corrections. Mismong si Kataroha ang nagpakita nito sa reenactment na isinagawa. Kataroha, sa madaling salita, ano ba talaga? Sumabay ka sa truck o sumabay ka sa mga bisita? Ha? Make up your mind. Katapang, Angelina, make up your mind. Ano ang totoong dahilan? Sabi ni Malik Mal,
Mark, Coach Oli, matutusta siya kasi pag umandar ang sasakyan, mainit ang ilalim yan, di ba? Iba yung nakapark. At saka matagtag yung truck na yan, ha? Oh, mainit na, matagtag pa yan pagka ewan ko kung hindi ka malaglag dyan. Ito ata si Kataroha, ang apelyido Tom Cruise. Mission Impossible ang datingan mo, ha, Kataroha. Sabi dito ni Bong Ramos, si Katapang ang magre-enact sa truck. Hindi siya kasya dyan. Sasayad yung tiyan dun sa lupa. Oh, hindi, kita mo, ang konti ng space eh. Oh, pag sumakay sila dyan, ano? Sunog sa kalsada yung kanilang tiyan. ...ng Bucor sa kanyang pagtakas. We just want to make sure na ito yung paninindigan namin na pagtakas niya. Baka mamaya, pagdating niya sa Senate, iba na naman version. Kami, ito paninindigan namin na pagtakas niya. Kaya lang, baka pagdating sa Senate, iba na naman version. Ayun, Katapang. Depensive ang dating mo dyan, ha. Alam mong ha, hindi lulusot yung mga paganyan-ganyan ninyo eh, no? Hindi, ito lang tanong ko sa iyo, Katapang. Huwag mo nang antayin sa Senate. Ikaw personally, do you honestly believe makakatakas siya sa ganyan? Huwag na natin pag-usapan kung yan talaga ang dahilan, kung kaya niya yan or hindi. Ikaw mismo, do you honestly believe posible ang ganyang takas? Hindi yung kung ano sasabihin ng Senate. Kasi kung ikaw mismo hindi ka naniniwala yung ganyang takas, ba't hindi mo imbestigahan ng maayos? Diba? Sabihin mo. O mali yan. Pero kung sa tingin mo, posible yan, ay tingnan natin sa Senate. Dapat ikaw mismo kaya mong sagutin kung bakit posible. Eh, di ba? Ganun lang kasimple. Oh, anong stand mo? Being the leader. Hindi yung, ay, sinabi niya, ay, ganyan siya nakatakas eh. Ay, sige. Okay. Hello? Ano ka? Leader ka dyan? Ikaw ang acting DG. Huwag ka lang acting ng acting. I mean, you do your job. Yan ba ay pinaniniwalaan mo? Huwag mo lang tanggapin. Kung pinaniniwalaan mo, panindigan mo. Panindigan nyo. Ikaw leader eh. Ibig ko sabihin, huwag mong ihiwala yung sarili mo sa sitwasyon. Ayaw mo mag-resign. Ayaw mo naman mag-imbestiga ng maayos. Dapat ikaw iniimbestigahan mo rin ng maayos. Anong silbi mo dyan being the leader? Huwag mong ihiwalay yung sarili mo sa sitwasyon. Dapat may tayo ka dyan. Ikaw ba naniniwala? Ikaw ba ay hindi naniniwala? Ano tayo mo, Katapang? Yun. Hindi yung ano sasabihin niya sa Senate, ano yung sinabi niya sa'yo, tapos pagdating sa Senate, iba, iwas po so'y, hindi po leader yung sagutan ganyan, sagot ng presidente niyo yung ganyan, yung ano eh, yung limbo, nasa gitna. Hindi po ganyan sumagot ang leader, hindi yung tayo. Eh, yan po kasi, ano, yung style na ganyan, hinihiwalay yung sarili sa sitwasyon. Para pag pumalpa ka dyan, bahala ka! Ikaw eh! Oo. Oh. Again, hindi ko siya sinisisi sa pagkatakas na yun. Pero teka muna, anong ginagawa mo on your part? Kung hindi, mag-resign ka dyan. Huwag kang hiwalay ng hiwalay sa sitwasyon. Pagka meron kayong ginagawang maganda, pinagigiba namin. Pag maganda ginagawa, kasama ka. Pag alanganin, hinihiwalay mo sarili mo sa sitwasyon. Oh, eh ano yun? Anong leader tawag doon? Oh, kayo sumagot.
Defensive. Nag-backtrack si Bureau Director General Gregorio Katapang sa pinanggalingan ni... Nag-check siya, daming camera. Nag-backtrack siya, o paano? O, nagkaroon siya ng checking, maraming camera. Nagkataon lang. O, ano? Katarohan, bago siya nawala. Ano? Itinuro rin sa kanya ng mga PDL ang higaan ni Katarohan. Nang tanongin niya sa pinakamayor ni Katarohan kung... Tingnan ninyo ha, kung paano niya tatanungin yung pinakamayor ni Katarohan. Oh. Listen carefully. Kailan ito nawala? Si Katarohan ba kailan nawala talaga? Si Katarohan kailan ba nawala talaga? Eh, parang scripted ang dating eh. Oh. Sir, alam ano po talaga, mga 9 po or 8? Ganun po siya eh, sir. Nawala? Opo sir, mga 9 or 8. Nang July. O bakit na report sa akin July 15 na? Sir, ano po yung wala po kasing ano nun? Wala po kami pag-reportan. Pinilit po namin hanapin yung tao. Hanggang hindi na po namin mahanap. Tsaka po kami nag-report. In-inspection din Katapang ang siyang... Hanggang... Oh, July 8 or 9 ata. Eh, tanong ni Katapang. Oh, ito yung tanong na... Naghihiwalay na naman, inihiwalay na naman niya yung sarili niya sa sitwasyon. Ibig sabihin, wala siyang alam. Oh, July 8 or 9? Bakit July 15 ko lang nalaman? So, ano ang sagot ng mga preso, ng mga PDL? Wala daw silang mapagsumbungan. Ay, anong ginagawa mo dyan Katapang? Ba't walang mapagsumbungan? Yun, follow-up question. Kung yan ay hindi scripted, halimbawa, ako yung DG. Hindi ko sinasabing magaling ako ha. Pero yung normal reaction ng tao, sabihin mo sa, July 8, nawala. Ba't July 15 ko nalaman? Wala mapagsumbungan eh. Ay, lintik na yan. Angelina, ba't wala mapagsumbungan to? Sino leader dito? Bakit wala mapagsumbungan? Sinungaling ka, paano ka walang mapagsumbungan? Eh, ang daming gwardya dyan. Ganun po, may follow-up question. Pagka hindi scripted, may reaction. Hindi yung, walang mapagsumbungan. Ah, oo nga pala, wala naman. Sige, okay na. Sige, punta na tayo McDo, Big Mac tayo. Parang finid eh. O, kayo magsabi. Baliba ako. Iyan ba ay normal reaction? Hindi ko po sinasabi nagsisinungaling siya. Pero tingnan nyo, nakakapagtaka yung reaction. Magsusumbong ka sa iyong acting DJ, ganyan. Wala man lang. Walang reaction na sinungaling ka. Paano wala? Ang daming gwardiya. Wala man. Teka muna, bakit wala to? Bakit ba wala siya pagsumbungan? Asan kayo? Natutulog ba kayo sa pansitan? Walang ganun. Basta tinanggap? Ay, oo. Oh. Anong nalaman natin dito? Hindi alam ni Katapang. So again, wala siyang responsibilidad na naman. Ganyan po ang gustong palabasin. Yan po ang input na gustong malaman ng taong bayan. Yan ang gustong ipaalam sa madlang people. Ano? Hiwalay ako dyan. Days ko alam yan. 7 days ko nang nalaman. Hindi ko alam yan, ha? Kayo dyan. Oh. Wala akong kinalaman dyan. Hindi ako magre-resign. Ganon. Oh. Hindi, dapat nintik na yan. DG ako. Dapat ganon ang reaction. DG ako. 7 days kong nalaman. Malilintik ang lahat ng mga yan sa akin. Lahat ng nasa ibabaw niya malilintikan sa akin. Pati si Angelina, lagot-lagot sa akin yan. Lahat yung mga yan, yung security niyan, hindi nakarating sa akin. Diba? I mean, can you blame the people kung isipin niya mga tanungan ganyan, scripted, finid? Pero pagpalagay natin, okay, punta naman tayo sa isang banda. Okay, Kutsuli, bigyan mo naman ng tao ng benefit of the doubt. Eh, paano kung hindi niya talaga alam? Honest siya. Hindi niya talaga alam. Hindi lang siya magaling magtanong.
Pwede ba yun? Eh, pwede. Baka lutang siya. Hindi natin alam ba't lutang. Pero kung talagang nagsasabi siya ang totoo, dapat mag-resign na siya. Bakit? Ang dami mong di alam. Di ba? Anong purpose mo being the leader na ang dami mong di alam? At ang nakakagulat dito ay pati yung reaction ni Boeing. Di ba? Halimbawa, ikaw ang naglagay kay Katapang under ng DOJ. Si Boeing ang leader niyan. At magre-report sa akin si Katapang, "Sir, hindi ko po alam bakit ngayon lang sinabi." Ay lumayas ka na diyan. Ano pang ginagawa mo diyan? 'Di ba palalayasin? That is the normal reaction of Boeing Remulla, the secretary. Parang lahat sila, oh, sige. Parang sinabi, nasa septic tank. Oh, yes, nasa septic tank. Sinabi, dati na kasing tapunan yun. Ah, yes, oo, maraming ang natalansay nakuha. Ah, yes, oo. Oh. Ay, nakatakas. Ay, oo, nakatakas. Fake news ako na, fake news. Ah. Ay, nakatakas. Sumabay sa ano, sa bisita. Ay, oo, nakatakas. Nakasabay sa bisita. Ay, nakatakas. Sumabay sa truck. Lahat na lang, okay? Oo, sige. Okay na. Parang, ha? Lahat ng i-feed sa inyo? Okay, sige. Bye, okay. Let's have coffee. NR kayo sa lahat na nangyayari dyan? No reaction? Sige, tanggap. Ay, oo nga, ganyan yan. Sige. Tuloy ang buhay. Kape tayo. Parang ganun eh. Walang kareya-reaksyon. Totoo, Lito de Torres, tapos fake news. Oh, ina-fake news siya, ganun-ganun lang. Paano na tayo maniniwala ngayon sa mga balita ni Boeing Remulla na hindi fake news yung kanyang binabalita? Baka mamaya na fake news din siya. O, di ba? At tulad ng Timor-Leste. Hindi na po namin mahanap. Tsaka po kami nag-report. Ininspeksyon din ni Katapang ang self-demolition ng mga mini cooper. Yes. Hindi namin mahanap. Dun, tsaka namin ni-report. Dapat galit na galit si Katapang doon. Sa kanyo lang nasa sinabi sa akin hindi nyo mahanap. Ininspeksyon ano? Ininspeksyon din ni Katapang ang self-demolition ng mga mini cooper sa loob ng mga prison building. May nabisto pa siyang ipinagbabawal na isang TV. Ano yan? Hindi mo na naman alam, Katapang. Eh anong alam mo dyan? Yung Red Horse ni Bantag. Yung kabayo ni Bantag. Yung manok ni Bantag. Yung sawa ni Bantag. Eh seriously, ha? General Katapang, ano ang alam mo sa Bucor? Bukod kay Bantag. Wag na yung about Bantag. Sige, meron ka ba bang alam sa Bucor na hindi kasali si Bantag? At ilang unit ng air cooler sa loob ng isang kubol. Sa camera, pinakita, pinatay. Drama. Ibigyan na lamang ng hanggang Lunes ang lahat ng mga PDLs na mag-self-demolish. Kung hindi, ay kasama sila sa mga madedemolish sa gagawing hakbang na ng Bucor sa susunod na linggo. Sipin mo, ganun lang ang reaksyon. Eh, leader ka. Let's assume again for discussion purposes only na talagang hindi niya alam may kubol dyan. Which, na napaka labong nangyari na hindi alam ng DG, acting DG dyan, na hindi niya alam. Pero kung hindi niya nga alam,
yan lang ang reaction mo? Nagtayo ng kubol sa pamahalaan mo? Parang napaka-NR nyo masyado sa mga nangyayari dyan. Tuloy-tuloy lang kasi hindi naman natin one time mababaklas lahat yan. Napakalaki nito, 10 hectares ito. So it will take time but we are progressing. So anong talagang totoo dyan, Katapang? Kasi sinabi nyo sa Senate na kailangan kasi yan. Kung kailangan yan, bakit mo pinababaklas? Kasi mayroong contradicting yung kanilang sinasabi. Tandaan nyo sa hearing, sinabi niya yan. Kasi kailangan ng kubol na pinagtanggol pa ni Bato kaysa pinagsabihan, pinagtambol, ginawa din daw niya. Normal kasi yan dahil konti na ang tirahan doon. So kung totoo yan, for discussion purposes again, na kailangan yan dyan para magkaroon ng extra room doon kasi masikip masyado. Bakit mo pinagigiba? Anong punto natin? Being the leader, you make up your mind. Pag alam mo tama, tama, tayuan mo na. Kahit sumabit ka o hindi, ipaglaban mo, eto kasi talaga yan. Paninindigan ko yung kubol na yan. Kasi ito talagang yan, ang hirap na ng mga tao, dikit-dikit na eh. Di ba yan ang sinabi nyo sa hearing? Bakit pag ano? Paiba-iba eh. Tama ba o mali ang kubol? Pakisagot lang Katapang tsaka Bato, dalawa na kayo. Tama ba ang kubol? Kung mali, bakit nyo pinayagan? Kung tama, ba't mo pinagigiba? Ano ba talaga? Di ba? Ang gulo. Kaya mo ba pinagigiba dahil magkakaroon ng inspection dyan? So inunahan nyo na. Kaysa magmukha kayong ano. O naglilinis kayo dyan. Sinabi rin ni Katapang na natapos na ang paglilipat ng mahigit 100 Chinese drug lords mula New Bilibid Prison papuntang sa Blayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro na mahalaga raw para mapilay anya ang drug trade sa loob ng Bilibid. Alam naman natin, yung mga drug lords na yan, yan ang nagpapakilos ng drugs dito kahit nakakulong na sila. Dahil dito nga, Ikaw lang may alam, di ko alam yan. Alam naman natin daw. O alam mo pala eh. So ano, ginawa nyo? Bakit ngayon nyo lang kinikilos yan? Diba? Kaya nakakapagtaka eh. Kung hindi ba nahuli ng taong bayan at hindi lumabas sa balitang nakataka si Kataroha, gagawin nyo bang lahat yan? Kung hindi in-announce ni Kong Tulfo na may balik na ang droga dyan, ililipat nyo pa rin ba yung mga VIP? Sasabihin nyo ba sa media yan? Tandaan nyo, wala silang sinasabi sa media. Ilang gaano sila katagal, ilang linggo, ilang buwan, tahimik sila patungkol sa Bucor, sa loob. Hindi, walang sinasabi. Ano lang ginagawa nila? Binabanatan lang si Tebes or si Bantag. Nagkaloko-loko lang kasi lumabas yung balita kay Kataroha tapos may nagbarilan. Kaya ngayon, ang dami nilang ginagawa. Ang dami nilang announcement, ang dami nilang papress. Kung talagang alam nyo na problema yung droga sa loob, bakit hindi nyo pa dati ginawa? Inantay nyo pang sumambulat yan, tahimik na tahimik kayo dyan. Di ba? I mean, napakaingay nito sila Katapang, ha? Kada kibot, nagpapapress sila noon patungkol kay Bantag. Pag sa kanila yung kapalpakan, tahimik sila.
cellphone sila. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.